guys, welcome again to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay click mo na yung subscribe button, then click the notification bell for more updates about me. So, ang gagawin ko pong video ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ko in-edit yung vlog ko. So, ang gamit lang ko talagang editor ay ang KineMaster. So, bakit walang watermark yung KineMaster ko? Una, huwag nyo siyang i-download sa Play Store dahil automatic talaga, pag doon nyo siya din-download, automatic talaga meron siyang watermark. So, try nyo siyang i-download sa Chrome or sa Google. Kasi, pag din-download nyo siya doon, wala talagang watermark na makikita mo doon sa KineMaster, no? O, diba, Marsha? Walang lalabas na KineMaster kapag sa Chrome o sa Google mo siya din-download. So, try nyo yan, guys. So ngayon, nakita niyo yung picture ko guys, na nakita niyo yung gumagalaw-galaw siya sa kamay ko at kung paano kong ginawa yun. A few moments later. So yun na yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko in-edit yung video ko kanina. So open KineMaster, then nandito na nga tayo, so click natin yung video kanina. So ito na po sila. Ang una ko pa talaga gagawin, adjust ko muna yung volume para malakas. Then, compressor. Click natin yung compressor, guys. So, lagyan natin siya ng sounds. Kung paano ko yun linagay yung merong subscribe button dun sa baba ay click natin yung layer tsaka media. Hanapin natin yun saan. So, andito na siya. So, para ma-remove yung green background, click natin dito sa chroma key. Mula yung subscribe button, then click. Kung gusto ko siyang i-adjust. Gusto mo rin siyang painaan ng volume para hindi masyadong mabas. Ay, click mo na yung subscribe button, then click the notification bell for more updates about me. So, ang gagawin ko pong video ngayon, ituturo ko po siya. So, kung gusto mo siyang i-zoom in guys, click nyo itong video at saka dito sa may gunting split at play it. Tapos, dito tayo. Zoom natin siya. Tingnan natin. Video ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ko in-edit yung vlog ko. So, ang gamit lang ko talagang editor ay ang
So, ganun lang po yun kadali, guys. Kay Master, kapag sa Chrome o sa Google mo siya dinownload. Na po yun, guys. Ganun lang po talaga kadali mag-edit ng vlog using KineMaster. Sana po meron po kayong natutunan sa video ko. At disclaimer po, hindi po ako professional na editor. Tinuturo ko lang po sa kanila kung ano yung natutunan ko. If you like my video, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!